Vital status. Anong magiging signal mo para bumitaw or kumapit pa sa relasyon? Paano po magka-jowa? Masaya ka ba ngayon? At sino ang nagpapasaya sa'yo except sa parents? Please, kung ayaw niyong mag-away tayo, huwag niyo ako ipaprank ng... Hi guys! Welcome back to another vlog. So today is a special vlog kasi naisip kong gumawa ng Q&A for the 100-day quarantine natin. Guys. Yes, 100 days pa po tayo naka-quarantine and I hope na okay lang kayo dyan, okay pa rin kayo dyan, and congratulations kasi sa 100 days na yon we keep ourselves healthy and safe, and sana may pagpatuloy pa natin yon. And nag-post kasi ako ng kung ano yung mga pwede nyo itanong for the Q&A, anything under the sun, sasagutin ko siya. So, yun yung gagawin natin today. And sobrang natutuwa lang kasi ngayon na lang ulit ako nag-ayos ng buhok. Kasi gusto ko lang malaman kung gaano na baka haba yung buhok ko. So, pinlancha ko lang siya ng konti. Tapos nag-makeup na rin ako ng konti para medyo presentable naman akong tignan sa inyo, diba? Habang nagko-Q&A tayo. Hindi naman din ganun kadami yung questions, pero magaganda yung questions. So, tinuloy ko na rin tong video na to and let's start. So, ilalagay ko na lang dito yung questions, tapos sagutin ko na lang. Kasi hindi ko alam kung gusto ba ng mga yung magpa-shoutout. Kasi mostly kasi nung mga nagsabi sa akin ng questions is in the form of DM. So, ilalagay ko na lang yung questions dito, tapos siguro tatakban ko na lang yung picture nila or name nila if ever. Tumunan tayo sa light. Okay, first question. Vital stats. Vital stats, mamsh. Bakit kayo interesado? Pero alam nyo, buti na lang natanong to sa akin kasi nakapag-sukat ako. You know what guys, hindi ako yung tipo ng tao na yung conscious sa vital statistics. Hindi ako mahilig magsukat sa medida, ganun. Medyo na-surprise ako kasi yung pag-workout ko medyo nagbunga rin naman pala kasi lumit ng 1 inch yung aking bewang. So my vital stats is 34, 27, 37. So yun yung aking vital stats. Before, commonly talagang vital stats ko is naglalaro ko ng 31, 29, ganun. Tapos, pinilit kong magbaba ng konti. Tapos, ayun, nagulat ako, nag-hit ako ng 27 kasi minimaintain ko na lang guys yung 28. So, ayun. Next question. Ano po meaning ng bawat tattoo mo? Okay. Sige. Meron akong apat na tattoo. Dalawa dito sa kamay, tapos dalawa sa likod. So, ipa-flash ko na lang yung picture dito nung tattoo ko sa likod. Ang pinakauna ko talagang tattoo is yung birthday ko sa taas and then yung tawag dito. And then yung mga dove. So, yun. Pinatattoo ko siya March of 2016 right after nung pinakamasaklap na nangyari sa buhay ko. Masaklap talaga. I mean, ano kasi yun eh. I've gone through hospitalization nung aksidente ako. And then after nun, naghiwalay nga kami nung partner ko, ex ko. Naghiwalay kami ng ex ko. So parang medyo hindi ko nakayanan. Tapos hindi ako nakabalik sa work. So kumbaga yung depression, nag-build up talaga siya. Gusto ko laging instill sa sarili ko na, girl, dapat every day that you are waking up, kailangan nagpapasalamat ka. It means my existence. Na yung buhay natin, simpleng tao man tayo, malaking tao tayo, pare-parehas yung importante. So, don't give up on yourself. Yun yung isa. Tapos yung dove is for freedom. Ako kasi ano ko guys, sobrang high regards ko sa freedom. Marami kasi akong gustong gawin eh. So, kumbaga, I just want to be free. Hindi ko naman sinabing nakakulong ako, pero kasi I just want to be free from any negativity from my past and I just want to move forward. Nasa may spinal column ko naman is, ang nakalagay doon is Carpe Diem. So, sa mga nakakaalam dyan ng Carpe Diem, para siyang ano, you only live once, seize the day. So, yun yung ibig sabihin nun. I almost gave up on myself kasi. Nagkakaroon ako ng suicidal thoughts before. Hindi alam ng parents ko yun. It would be a reminder for me
to always make every day worth living. Kasi yung time na yon, pinili ko pa rin na mabuhay araw-araw. Kasi sa totoo lang, ginusto kong mamatay talaga. Wala na ako dito ngayon, hindi na ako nag-vlog. Magagawa ko talaga siya kung gusto ko. Pero dahil mas pinili ko yung buhay at mas pinili ko yung pamilya, syempre, napaka-selfish ko naman kung hindi ko sila maiisip, diba? So nilagay ko siya sa likuran ko kasi it signifies also my family that is always on my back. Na kahit na anong mangyari, nandiyan lang sila sa likod ko, nakasuporta. Tapos next naman ito, medyo ano na siya, pangit ng pagkakagawa dito, pero paparetouch ko. Ibig sabihin nito is God is greater than your ups and downs. Nung nagkaroon ako ng depression, guys, ano, medyo na-challenge din yung spiritual, yung faith ko. Alam niyo yan. Tapos yung parents ko, lalo na yung mama ko, sobrang religious talaga niya. And siya yung laging nagpapaalala sa akin na nandiyan yung Diyos. Alam niyo, lumapit ka lang sa kanya, hindi ka natatalikuran, and all of this stuff. And then one time, I've decided to talk to God. Ewan ko. Hindi ko man siya nakikita. Pero I feel like binless na talaga ako noon. Nung time na yon na kinausap ko si Lord, doon ako nagkaroon na ng bagong trabaho. Doon ako nagkaroon ng bagong mga tao sa buhay ko. Mga bagong nakilala. Naging busy na uli ako. Naging masaya na ulit ako. So, yung mga tattoos ko, it will always serve as a reminder for me. God is always greater than our ups and downs. So, para sa may mga malalaking problema dyan, yun yung lagi niyong isipin. Kagaya na itong pandemic na to, God is greater than this. Let's put our faith and trust in Him. Malalampasan natin to. Marami akong instances ngayong quarantine, na sobra akong natatakot. Natatakot sa pwedeng mangyari. Pero, every time na nakikita ko siya, syempre, pag sasalamin ganyan, every time na makikita ko siya, it is a constant reminder for me na yes, hindi ako nag-iisa. Nandyan pa yung family, nandyan pa si God, nandyan pa yung mga tao na hinahayaan ni Lord na magstay sa akin para patatagin ako, para malampasan ko to, para hindi ko maramdaman na nag-iisa ako. Last but not the least is this. Hindi ko alam kung makikita niyo, but this is a music note. Nung time na depress ako, hindi kasi ako masalita. Halos din hindi salita. Kasi pag nagsalita ako, iiyak ako eh. Pero yun yung nanonood ako ng movie ni Vice Ganda, umiiyak ako. Kumakain ako ice cream, umiiyak ako. Ganun ako ka-depressed before. Kaya ang naging sandigan ko nun is music. Lagi ako may earphones, lagi ako nagpapatugtog. So parang isa yun sa mga nakatulong sa akin to get by everyday. So yun, thanks for your question. Sana nasagot. Okay, next. Ito alam ko, biro question lang to, pero sagutin ko na rin. Paano po magka-jowa? Magkaka-jowa kapag nagpaligaw ka? Magkaka-jowa kapag nag-entertain ka? So, yun, pwedeng magka-jowa kapag ka-ganon. Or kung lalaki ka, magkaka-jowa ka kung manliligaw ka. Sa babae, magkaka-jowa ka kung magpapaligaw ka. So, sana nasagot ko po yung tanong, no? Sana nalinawan ka sa tanong mo. Okay, next. Eto, ma'am, seryoso, ma'am. Anong magiging signal mo para bumitaw or kumapit pa sa relasyon? Lagi ko ito sinasabi sa mga kaibigan ko na nagbibigay ng advice sa akin. Love is not always the reason for you to stick in a relationship. Pwedeng mahal mo pa yung tao pero hindi na okay to stick with the relationship. Staying in a relationship is a choice. Nasa sa'yo yun kung kahapit ka pa o bibitaw ka na. Pero may mga red flags kasi yan eh. Pagka na-hint na yung red flag, yun na yung magiging reason ko para bumitaw na. Most likely sa case ko, signal ko na bumitaw na pagka sa isang relasyon, feeling ko ako na lang mag-isa. Hindi ko na nararamdaman yung partner ko or ako na lang yung nagmamahal, ako na lang yung nagta-try to make things work. Yung parang bibitaw na ako pagkatingin ko, hindi na nagiging sapat yung love ko para sa aming dalawa. It takes two to tango, guys. Hindi ko naman sinasabi na porque di ka na masaya, alis ka na. Kasi sa relasyon, may mga ganun talaga eh. May masaya, may hindi masaya. Pero kasi pagka nararamdaman mo na ikaw na lang yung nag-work para sa relasyon na mag-work,
or ikaw na lang yung nagmamahal, or ikaw na lang yung gumugusto nung relasyon, yun yung isa sa mga signal ko para bumitaw na. Alam niyo, mahirap maging sobrang tanga, guys. Isipin niyo mabuti kung worth it ba yung tao na pagpapakatanghan natin. Signal mo para kumapit pa sa relasyon, pagka nararamdaman ko pa na gusto pa ng partner ko. Kagaya nga na sinabi ko, ang pag-ibig, ang relasyon, pinipili yan. Choice yan. So kung pinipili ko siya, kailangan ko rin maramdaman na pinipili niya rin ako kahit pagano kahirap yung sitwasyon. Yun yung para sa akin naman. Hindi ko naman sinasabing tama to, pero yun yung para sa akin. Kakapit lang ako pag nararamdaman ko na gusto pa namang ilaban ng partner ko. Parehong gusto naming maayos yung hindi namin pagkakaintindihan. Pareho pa namin gusto yung isa't isa. Parehas pa rin namin pinipili yung isa't isa. And of course, kasama na dun yung mahal ko pa siya, sapat pa yung pagmamahal ko para sa relasyon naming dalawa. Yun. Yun yung mga signs para feeling ko kumapit ako sa relasyon. Bakit puro to love life? Puro love life yung tanong. Okay, next. Paano mo masasabi na toxic na isang relationship? Paano mo masasabi na toxic na isang relationship? Toxic na ang relationship pagka yung relationship na yon doesn't motivate you na as a person. Doesn't inspire you as a person. Doesn't make you better as a person. I think yun yung mga signs na toxic na yung relasyon. Pagka nag-iiba na yung pananaw mo sa buhay, pagka nag-iiba na yung character mo in a negative way, tapos feeling mo dumadating na sa point na hindi mo nakilala yung sarili mo. Basta ano, hindi na siya nakakatulong para sa inyong dalawa. Pagka yung relasyon na yon brings out the worst in both of you. Toxic na yon. Hindi na siya healthy. So, ang isang relationship kasi should make the two persons better. So, kung hindi na yun nangyayari, it means the relationship is toxic na. So, mag-isip-isip na. Ito maganda tong question na to. Would you rather be someone always tells the truth or protect your feelings? Would you rather have someone that always tells the truth or protect your feelings? Hirap pa. Depende sa sitwasyon. I would rather have someone always tells me the truth kahit pa masakit. Kasi kaya ngayon sasabihin sa akin, kasi that should make me a better person, that should teach me a lesson. Pero at the same time, hindi rin naman ako magagalit sa mga tao that will protect my feelings. Pero ayoko ng sinungaling, guys. Naniniwala naman kasi ako the truth will always come out. Kahit gano'n mo siya itago, lalabas at lalabas ang katotohanan. So, hirap na na. Next. If you could be anyone else for a day, who would you choose? Oh my God. Siguro ano na lang, yung Prime Minister ng New Zealand, si Jacinda Ardern. Lagay ko na lang yung picture niya dito. Sa nangyayari kasi ngayon, parang siya yung gusto kong maging for one day kasi gusto kong malaman kung anong ginawa niya, bakit hindi ganon na naapektuhan yung New Zealand sa pandemic. Sobrang nailibs ako, ibabaib ko siya. Alam mo yun, tas matagal ng zero case sa New Zealand, guys. So, hanggang ngayon, normal na sila doon. May mga vloggers ako na nakikita na normal na sila doon, nakakabiyahe na sila, nakaka-travel na sila. Pero saglit lang talaga sila nag-lockdown. Hindi sila umabot ng ganito katagal. Hindi mo sata sila umabot ng 1 month . So, medyo na-elibs ako doon. So, sa panahon ngayon, parang siya yung pinakagusto kong maging kahit isang araw para malaman ko kung anong secret ng New Zealand, bakit nagawa nila yun. What thing or animal are you afraid, and on what way do you overcome it? Isa lang naman kinatatakutan kong animal . Kung kaibigan ko kayo, alam nyo na yun. At hanggang ngayon, hindi ko pa siya na-overcome. At yun ay ang palaka. Ayoko talaga. Siguro nag-start lang yung takot ko sa palaka nung one time, natalunan ako sa balikat, tas umarap ako. Alam mo, munti ko na malips to lips yung palaka. Tapos, tumalo naman siya pagkaharap ko. Pero yun, simula na natakot na ako doon. And hanggang ngayon, hindi ko pa rin siya na-overcome. Yung tipong
ano talaga, nanlalambot talaga yung buong katawan ko pagka nakakakita ko ng palakang malapit sa akin. Marinig ko lang sila, kinikilabutan na ako. So, please, kung ayaw niyong mag-away tayo, huwag niyo ako ipaprank ng palaka. Ito. Namin yung tanong na ito eh. Masaya ka ba ngayon? At sino ang nagpapasaya sa'yo except sa parents? OMG, here's the tea. Charot. Masaya ba ako ngayon? Yes, masaya ako ngayon. Yay! Kita naman siguro. Kita naman. Masaya ako ngayon, yes. Bukod sa parents ko, nagpapasaya sa akin yung mga kaibigan ko. Yung view. Yung healthy kami. Masaya yun. Masaya ako ngayon, yes. At maraming bagay at tao ang nagpapasaya sa akin ngayon. Shoutout nga pala sa Balpoli Women's Volleyball Team. Lagay ko na lang yung pictures na dito. Hi! Sana safe kayo dyan. Kaya yung question kay Noemi. Ito, nagpapa-shoutout to. Shoutout kay Jeffrey Lizano. Yan, FSM, second year sa Balpoli. Hello! Okay. Ang gaganda po kasi ng mga sapatos mo, ma'am. Ang tanong, ano po yung pinakamahal mong nabiling sapatos? Kung nabili ko sa pera ko, yung Air Force One na Gore-Tex. Kasi alam ko nagre-range siya ng 7 plus. Pero sale ko naman siya nakuha. So merong discount ng konti. So I think yun yung pinakamahal ko. Kasi hindi pa naman ako gumagastos ng more than 7K para sa isang sapatos. So yun, yung Air Force One na Gore-Tex. Kung bibigyan ka ng pagkakataon to go anywhere on this world, where do you want to go and why? Kung bibigyan ako ng pagkakataon, wala naman sinabing isa lang, di ba? Pinakapangarap ko talaga is Maldives, Paris, Greece, and New Zealand. So, yun yung mga dream destination ko talaga. Eh, hindi ko lang alam kung pupunta ko yun. Pero, manalig tayo. Law of attraction. Pupunta natin yun. Ito, next question galing sa estudyante ko rin. Ang sabi niya, hindi to question. Ma'am, ano pong advice nyo para sa mga students about love? Sa mga estudyante ko, kasi mga estudyante ko guys, ranges from senior high to college. So, hindi na sila ganun kabata. Siguro ang advice ko lang sa inyo is, kailangan makahanap nyo yung balance ng puso at utak. Hindi pwedeng puso lang, hindi pwedeng utak lang. Kailangan balance siya. Pangalawa, know your priorities. Dapat alam nyo kung ano yung mga pinaka-importante sa panahon ngayon at sa sitwasyon ngayon. Hindi ka naman sinabing huwag nyo seryosohin, pero ang sinasabi ko lang, huwag nyo ibuhos muna lahat kasi mga bata pa kayo. Be serious but not too serious na yung parang level na nang magpapakasal. Huwag naman ganun. Know your priorities, go chase your dreams first kasi ang pag-ibig, nakakapag-antay yan. Hindi ko kayo pinipigilan mag-boyfriend or mag-girlfriend kasi kung makakatulong naman yan sa pag-aaral ninyo, sa personality niyo, sa character ninyo, do. Pero kasi ako nung time ko, hindi ko masyadong priority yun. Kasi ang priority ko talaga dati nung nag-aaral pa ako, studies, dance, friends, fam. So yun. So yun yung mga priorities ko. Kasi ako ano na ako, solved na ako sa mga tropa ko nun eh. Parang hindi ko kailangan ng joke. Tapos nagkaroon na talaga ako yung as in next na relationship. Ano na ako, nagtatrabaho na ako. 23 years old na at ako ng 22 years old. Yun, na tumagal ng 3 years. Tapos, basta yun. Know your priorities. Find balance between your heart and your head. Be happy, be inspired. Ito, next question. Hindi ko ina-expect na magko-question. Pero, natutuwa ako sa question niya. Hi, Teacher Gratiela. I'd like to know what's your motivation to work out or dance whenever you feel lazy. Kasi there are times na pagod or tinatamad ka, pero keep on doing it, right? Pa-shoutout na rin. Wow! Pa-shoutout siya. Hi, Dave and Irish, all the way from Japan. Hello! Ingat kayo dyan, pati ni Baby. Okay.
Totoo to. Alam nyo, if you are watching my vlogs, may mga vlogs ako na sinasabi ko talaga na wala ko sa wishang mag-workout. Pero sayang. Alam, may mga ganun ako. So, might as well do workouts. Pero ako, pagka tinatamad talaga ako, there are days talaga I give myself a break. Kasi minsan kasi, nakakaramdam ako ng katamaran pag I feel like overwork ako. Or sobra kong pinapagod yung sarili. Yung katamaran, minsan signal din yan sa katawan mo na magpahinga ka naman. So once in a while, pagka tinatamad ako isang araw ganyan, inayaan ko na lang muna na hindi muna mag-workout. Nag-skip ako ng workout. Pero hindi palagi ah. Mga isang beses lang yun. Pero pag sobrang tinatamad talaga ako, pinaka-motivation ko lang para mag-workout is maisip ko yung kung ano ako dati. Sobrang ano, tabahin kasi ako guys. And sobrang nahihirapan ako. And tampulan din ako ng tukso dati. Nabubuli rin ako dati. Lalong-lalo na ang standard ng beauty dito sa Philippines, napaka ano, iba. Napaka judgmental. Alam niyo yun? Parang meron lang silang vision ng kung ano yung maganda lang. Pag hindi ka pumasok doon, hindi ka maganda. So, napunta ako sa phase na yun and ayoko na ulit maulit yung ganun. Yun isa sa motivation ko. Pero, kung gusto mo naman yung pinaka-effective ba na motivation para sa akin, kahit tinatamad ako mag-workout, tapos mag-workout pa rin ako, is to change your outfit to working clothes. Lalong-lalo na wear rubber shoes. Yan yung isa sa mga technique ko eh. Kasi minsan, pag nakapagpalit na ako ng working outfit, tapos nakapag-shoes na ako, naisip ko, shit, sayang yung ano. Sayang yung binihis, lalabahin pa to, edi go na, tuloy na. Lagi yung nag-work sa akin. So, if I were you, try to do that. Pag tinatamad ka, bihis ka, tapos pinakuli magsapatos ka, tiyo, manghihinayang ka rin sa damit. Kasi mahirap maglaba. So yun yung pinaka motivation ko. Pero kasi sa akin talaga, lalo na this time of pandemic, seriously, isa talaga sa mga nane-neglect ko before is exercise. Guilty ako na sobrang pumayat ako dati, hindi dahil fit ako. Sobrang pumayat ako dati kasi hindi ako nakakain sa tamang oras. Minsan nga may mga instances before na once a day lang ako kumakain. Sobrang bumagsak talaga yung katawan ko nun and it is not good. So feeling ko sobra kong binugbog yung katawan ko. So this is the time to give back to my body, take care of my body, lalong-lalo na this time of pandemic. Kailangan natin yun. So ako, lagi ko na lang iniisip na kailangan kong maging healthy kasi ayokong meron mangyari sa akin, lalong-lalo na ayokong may mangyayari sa mga kasama ko sa bahay. Pag inalagaan natin yung katawan natin will give back to us kung ano yung in-invest natin sa kanila. So, yun yung mga pwede mong isipin. Pero kung nahihirapan ka pa rin, dun ka sa ano, magpalit ka lagi ng working clothes tapos mag-rubber shoes ka para mapilitan kang mag-workout kahit tinatamad ka. Okay, next guy, galing kay Ding. Dinge is a friend of mine, teacher din siya. And natutuwa ako kasi ano, marami siyang sinabi, pero siguro for my eyes only na lang yun. Sobrang nakakataba ng puso na meron pala akong na-affect na tao na ganun, no? Pero thank you sa participation and sa appreciation. Tips on how to be confidently beautiful. At saka sa iyong fashion statement. Ikaw ang inspiration kapag dating sa pananamit. Super na-amaze ako sa iyo. Kinagaya talaga kita. Haha, char. Pero di kagaya nung panggagaya nung... Isho ka din, Jean. Wait lang. Natatawa ko. Basta amin na lang yun. Anyways, tips on how to be confidently beautiful. First is you have to accept who you are. Accept yourself. Accept your flaws. Accept your strengths. Accept your weaknesses. Dati kasi, nung nabubuli ako, talagang I hate myself. Bakit malapad na ako? Bakit ang taba ako? Bakit hindi na ako pumuti? Parang ang dami kong bakit sa sarili ko. Kaya parang pag binubuli ako, wala akong nga gagawa, kundi umiyak na lang. Tapos imbis na sa kanila ako magalit, sa sarili ko ako nagagalit. Basta nag-iba talaga yung pagkatao ko nung na-depress ako. Nung na-overcome ko yung depression, nag-iba talaga yung personality ko. And isa to sa mga tingin ko na bago sa akin. And yun yung mga pinakauna yung kailangan na gawin. Tanggapin niyo yung sarili niyo, guys. Pagka sinabihan kayo na, oh, maganda yung ganito, mag-thank you kayo. I-appreciate niyo na meron taong nakaka-appreciate din sa inyo. That way, you can be confidently
beautiful na fashion statement. Sa akin kasi, comfort over style talaga ako. Iwan ko kung bakit sinasabi mo na idol mo yung fashion statement ko. Eh, nung nasa Balpoli naman ako, parang pants and t-shirt lang naman ako, tsaka rubber shoes. Pag nag-heels ako, ako talaga yung, ano, kilalanin mo muna yung katawan mo. Ano ba yung mga maganda sa body mo na magandang i-flaunt mo, ganun. Ako kasi sa akin, height eh. O kaya minsan pag nag-heels ako, matutuwa ako kasi it elongates me. Yung color combinations din. Tignan mo kung ano yung bagay sa skin tone mo, kung ano yung nagra-radiate sa'yo. It could be yellow, it could be pink, it could be white. Ako kasi, paborito ko talaga is white kasi feeling ko napaka-presko at napaka-linis tignan. Yung fit, kailangan tama yung fit sa'yo. Huwag mong ipilit pag hindi okay yung fit. Pero yun, wala naman ako talagang fashion statement. It's just that, ang gusto ko lang talagang i-project is yeah, casual lang. Tapos ang ginagawa ko lang, hindi ako nagpe-print on print. Although, trend naman siya. Pero kasi, para sa akin na, parang sa akin lang, hindi siya bagay sa akin. So, pagka kunyari yung pants ko is printed, top ko is plain. And invest on white sneakers. Invest on good sneakers. Invest on a nude heel, basic siguro, basta may white shirt ka, jeans na hindi tattered, tapos tattered jeans, highway shorts, you're good to go. More of the basics ako than prints. Kung mag-prints man ako, very few times lang. Although meron din naman, kasi hindi ko siya masyadong ginagamit, mas nagagamit ko pa rin yung mga safe. But comfortable. So, yun. Hindi ko alam kung nasagot ko ba yung tanong. Basta yun, Grinch. Tsaka ano, hindi mo kailangan ng tips sa akin kasi magaling ka pumurma eh. Tapos ang sarap mo pang bihisan kasi baling kinita yung katawan mo, tapos talented ka pa. Hindi mo kailangan sa totoo lang ng advice ko. Pero sana sa mga nanonood, makatulong yun sa inyo. Comfort over style. Kung saan kayo pinaka-comfortable, kahit hindi siya pasok sa trend ngayon, okay lang. Kasi aanhin mo naman yung trendy ka nga, tapos di ka naman comfortable or di ka naman masaya. Basta magsuot ka ng mga damit na you feel good about yourself, you see yourself beautiful pagka nakikita mo yun. And minsan guys, pag humarap kayo sa salamin, try nyo naman purihin yung sarili ninyo. Hindi naman siya being narcissistic, pero kasi minsan kailangan din naman ng ano, ng motivation mismo galing sa inyo. Sino pa bang mag-appreciate ng sarili ninyo kung di kayo? It hypes the mood of the day. Nakakatulong yan sa inyo to be positive for the whole day. Try nyo. Okay, thank you din, Jim. Maambon na, ayun, napaulan na. So, sagutin na natin tong last question bago pa tuloy ang umulan. So, the question is, bakit hindi ka pa din nagbo-boyfriend? Grabe ka naman. Nagbo-boyfriend naman ako. Hindi lang ako bulgar. Kahit naman na nasa Balpoli ako, meron akong boyfriend. Hindi ko na lang siguro, paano ko ba sasabihin? Parang feeling ko hindi naman ako obligado na ilabas yun sa Facebook. Because I have my reasons. Lalong-lalo na marami akong student na friend. So, alam niyo yung mga cheesy stuff and all, parang mas pipiliin ko na lang in a private manner. Relationship ko before ako ma-depress noon, sobrang vulgar. Flex talaga, kaliwat kanan, flexing kami sa isa't isa. We generated lots of likes, napaka-extravagant. Pati yung mismong way na sinagot ko siya, naka-post sa social media yun. Pag-yes ko noon, naka-vulgar sa social media yun noon. Hanggang sa noon naghiwalay kami. Na vulgar din sa social media yun, pati yung issue, kung ba't kami naghiwalay, and feeling ko hindi siya healthy. Dahil sa sobrang daming nakakaalam ng tungkol sa amin, although may mga na-inspire naman daw kami sa relationship namin noon, natutuwa naman ako dun, pero kasi yung effect sa akin nung nag-fail yung relationship, parang alam niyo yun, flex-flex pa kayo, o tapos hindi naman pala forever, yung mga ganyan-ganyan. Tapos alam mo yun, ang hirap i-deal ng mga tao na may message ka, tapos akala mo concern, tapos yung pala makikichismis lang. Alam mo yun, hindi ko naman nilalahat ha, pero kasi may mga ganun talaga akong na-deal nung mga time na yun, na parang they're just curious but not
really concerned. Gusto ko namang ibahin yung attack ko sa relationship. It is not a secret, inamin ko naman sa inyo, meron po akong karelasyon ngayon. May naging karelasyon din po ako noon. But I just want to keep it private. And masaya ako kasi hindi lang dahil nandyan yung tao na yon, pero kasi blessing sila eh. When I say sila, even yung family niya, sobrang blessing talaga sila sa akin. As in, sobrang ramdam ko yung acceptance, ganyan. Sobrang tin-treat nila ako as family din. Sobrang happy ko. Hindi naman siguro masama that when you are in a relationship, make it private. So yun lang yung mga pwede ko munang sabihin sa inyo kasi may mga personal reasons ako kung bakit hindi ako masyadong vulgar. Or hindi talaga masyadong, hindi ako vulgar. So, ayun. Kaya napapansin nyo rin, wala rin akong ka-flirt. Kahit sa Facebook ko, Messenger ko, wala. Any social media platforms, wala talagang, alam nyo yun, hindi ako nag-entertain. Kasi nga, I am in a relationship. That's why. And kahit na hindi kami magkasama, I respect the relationship. So, yun. So, yun na nga guys. Maraming salamat sa mga nag-participate para sa 100 Day Special natin. Nilaksan ko na yung boses ko kasi umuulan na siya. Salamat sa mga nag-send ng questions and I hope nasagot ko yung mga questions ninyo. I don't know kung tama ba or what. Pero I hope na na-enjoy nyo tong episode na to. So, yun. Thank you so much guys. So, kung na-enjoy nyo yung video guys, kindly like the video itself. Kindly do subscribe on my channel and hit the bell button para na ma-notify kayo sa mga further videos na i-upload ko. Again, this has been Maria Gratz. See you on my next vlog. Bye! Take care!